Hi guys, today magluto ako ng bell pepper stuffings. So ito yung aking bell pepper. And then prepare ako ng oil. Cooking oil. So habang nag-prepare ako nito, i-preheat ko yung oven ng 375 degree Fahrenheit. So ngayon guys, so meron akong 5 na pinutasan ko, so kinuha ko yung matigas. So bago ko i-bake ko siya ng 20 minutes. Lagyan ko siya ng i-brush ko siya ng mantika. Ganyan. So, ang tawag dito ay bell pepper stuffings. Dahil meron kaming leftover na grilled beef stick. So, ito ang magiging recipe sa aming leftover na grilled beef stick. Kasi yung isang package na isang balot na beef stick ay hindi namin mauubos sa isang kainan. So, yung leftover ay gagawin kong another recipe. So, ito ang nagiging recipe ngayon sa aking leftover ng grilled beef stick. Lagyan ko siya ng asin. Kunting asin. Black pepper. Oh, so yun ay ready to bake for 20 minutes and 350 degree Fahrenheit. So, ito ang aking mga sangkap. Meron akong bawang and chopped onions and then chopped jalapeno, some peppers, mixer, and then sweet corn. So, ito ang aking sangkap and then some rice. Mamaya nasa rice cooker yung rice. Then guys, ito yung tira namin na grilled beef stick. So, ito ang magiging recipe niya ngayon sa aming leftover na grilled beef stick. So, ipakita ko sa inyo kung paano ko ginawa ang aming leftover na beef. So, itong beef ay i-chop ko siya ng cubes. So, tanggalin ko lang yung buto. May buto kasi siya. Ito ay hindi pwede. So, itabi natin. I-cubes ko siya ng maliit. Chop ko siya ng maliit. Kasi pagkatapos kong igisa, ipasok siya doon sa bell pepper na i-bake ko ng 20 minutes. I-bake muna siya ng 20 minutes bago ipasok tong mga ibang sangkap.
pag-iwanan ko ng kaunti para sa gagawin ko siya ng omelette bukas ng umaga. So, ito na yung nakakarni ng aming stuffings. Ayan, igisa ko na yung bawang at sibuyas. Isa-gisa lang natin ng mga 2 minutes. Dagdag ko na rin yung mga another sangkap. Ayan guys, idagdag ko na rin yung corn. Panguin lang, ay halo-halo lang. So, gisa natin ng mga 2 minutes. Ayan, pwede nang idagdag yung aking beef. So, ito guys, ang ipasok ko doon sa i-bake ko na bell paper. Itong rice, mix ko yan. Mix ko yung rice. Hindi mo natin i-obos muna. Tingnan natin ang tama na yung rice. More protein than rice. So, hinaan ko yung apoy. Lagyan ko ng oyster sauce. Kanti. And then, asin, konting asin. And then yung paminta. What's up? Paatsin ako. Ihalo lang ulit. Para mahalo yung lasa. Then guys, bigyan ko siya ng, sabi ko sa inyo, atsing ako eh. Basta mag-ama ko ng paminta. Yung cheese.
Yan ay cheddar cheese. And some mozzarella cheese. So, patayin ko na yung apoy. Ihalo ko yan. At ito na guys, ang sunod kong gagawin ay ilagay ko na itong ginisa kong mga ibang sangkap. So, itong sangkap na ginawa ko ay may optional. Pwede mong lagyan ng pasta sauce or tomato sauce para mag-juicy siya. Kaya lang ako hindi ko na nilagyan dahil meron akong special sauce mamaya ilagay ko dyan sa baking pan. Ayan, isit aside ko muna ito kasi ang gagawin ko ay initin ko yung aking special sauce. Ipakulo ko lang siya ng mga about 10 minutes bago ko ihalo dun sa aking baking pan where my bell pepper stuffings ay nandyan. So, ganun lang guys, para maging moisture saka juicy ang aking bell pepper stuffings. So, meron kaming special sauce, homemade special sauce yan. And then, i-pour lang siya all over. And then, maglagay ako ng mozzarella cheese bago ko siya i-bake ng 15 to 20 minutes para mag-melt at saka mag-bubbling ang aking cheese. At saka mag-creamier ang aking sauce. So, after 15 to 20 minutes, ito na yung aking final recipe, bell pepper stuffings from leftover grilled beef steak. Ayan guys, ang sarap! Yung sauce naging creamier and yummier. So, kung sino pa yung hindi nakapag-subscribe, please subscribe na po and hit the bell button para updated kayo ng aming mga next videos. So, it's dinner time. Thank you guys sa inyong panonood. God bless at ingat tayong lahat. Bye.